Natanggol na naman po itong senador ni Digong. Alam niyo naman kung sino yung mga senador ni Digong. Hindi naman talaga totoong senador ng ating bayan at ng mga Filipinas ang mga katulad ni Robin Padilla. Senador po yan ni Digong. Okay. Sabi niya dito, ayaw na ayaw daw ni Digong ng gulo. Ayaw ng gulo. Eh, ang gulo-gulo ng sitwasyon natin ngayon dahil sa mga eksena neto si Digong. Tapos ipagtatanggol mo, itsugas ka, na ayaw ng gulo. Sino bang nanggugulo sa ating bansa ngayon? Hindi ba't itong damuhong ito, itong aminadong mamamatay tao na ito ang nanggugulo? Kung tutuusin, dapat namamahinga na lang ito eh. At ang asikasuhin, galit no? At ang asikasuhin, eh, yung kanyang magiging buhay kung siya ay maaresto ng ICC. Sana mag-spend siya ng quality time with his family, with his apos. Kung sakali mang ma-aresto siya, ay malalayo siya sa kanyang pamilya. Hindi yung ganitong puro kabulastugan. In a way, maganda rin. Ano ho, dahil nabibisto nga kung ano yung mga baho na meron din itong nasa Malacanang. Pare-pareho yung mga yan na may mga baho na dapat mailabas. Okay, hindi daw or ayaw daw ng gulo na itong dating mayor na ito ng Davao City. Sabi ni Robin Hood. Mm-hmm. Sabi pa niya, hindi naman daw siya anti. Okay? Sabi, hindi siya anti-Marcos. Okay. So, yun pala yun. So, ang ibig sabihin, okay, ito ah. Ang ibig sabihin, yung mga diehard, yung mga DDS at mga pulangaw na matinding banatan si Atty. Lenny Robredo. Ano yun? Hindi yun anti-Lenny? Hindi yun pagiging anti-Lenny? Eh ayaw mo kay Digong, ayaw ni Digong kay Marcos Jr. Ayaw ng mga DDS at mga pulangaw kay Atty. Lenny Robredo. Anti po ang ibig sabihin nun. Hindi gusto. Ayaw sa'yo. Okay. Ay mas matindi po ang mga banat na itong si Digong. Ganyan-ganyan ang mga tirada rin po ng mga diehard. Lalo na po yung mga nasa social media na diehard, matindi po ang banat at tirada nila kay Atty. Lenny Robredo. Ganitong-ganito. Like a true leader for them, for these vloggers, DDS vloggers, talagang naging paradigm at modelo nila si Digong sa kanilang mga pinaggagawa rin kay Atty. Lenny Robredo. Diba? Parehong-pareho ng idolo nyo. Ayaw daw nakikipag-away. Leche lang, ano? Buwisit lang. Ayaw nakikipag-away ang gulo-gulo ng ating bansa dahil sa panghihimasok natin si Digong. Your time should have been over. Pero ano, totoo yung sabi ni Atty. Lenny Robredo na itong mga katulad na itong politiko ay nag-i-enjoy sa privileges at mga benefits ng pagiging politiko. Ayaw nang bitawan. Kahit wala na sa pwesto, feeling na sa pwesto pa rin itong mga ganitong klaseng tao. For God's sake, ano? Okay, sinabi ni Senator Robin Hood Padilla nitong Webes na ang kanyang kapartido na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi against kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng kanyang mga nakaraang tirada laban kay Marcos Jr. Ang sabihin nun, against ka, laban sa kanya yung mga pinagsasasabi mo. Ano to? Ito pa rin yung sinasabi, yung may unity kayo kahit nagkakagatan kayo. Yan na ba ang bagong definition ng unity? Ang saklap, no? Pero, ano ka ba? Una po si Mayor, ang aming pagdating sa partido siya, ang aming supreme leader. Definitely, nasa kanya ang support ng lahat ng PDP. Ang nangyaring annual meeting at endorsement ng tatakbong senador, nag-speech si Mayor. Ang sabi, ayaw nga daw ng gulo. Oh, wow. Ano daw? Bongbong, bangag yan. That's why sinasabi ko sa inyo, si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag ang ating presidente. The armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. So, eto, di man tayo pabor din kay Marcos Jr. Ano? Pero, lalong mali sa sitwasyong ito na ipinagtatanggol pa ng isang Mr. Robin Padilla, eto si Digong. Naku, no, ay ayaw ng gulo. Alam nyo, naku, naalala ko tuloy yung sabi ni Senator Defensor Santiago, ni Miriam Santiago, na itong dating presidente na ito is the most dangerous person we have
in the country. Ano ibig sabihin nun? Kadikit madalas ang gulo sa mga katulad ni Duterte dahil gusto niya madalas yung conflict. Yun yung nakikita natin. Gusto niya yung may mga kaguluhan. Okay. Tapos ayaw makipag-away. No wonder, ayaw daw makipag-away na itong si Digong. Anong tawag doon? Pakikipagkaibigan pala yung ganon? Yung mga gawi ni Digong ay pakikipagkaibigan, hindi pakikipag-away. Parang gusto kasi i-justify na lang si Mr. Padilla na ayaw niya ng away, kaya yan ang nangyari at nagkaroon ng gentleman's agreement nga between China's President Xi Jinping etong si Digong. Yan. Ang saklap, no? Yan na lang po ba ang trabaho niyo, Mr. Robin Padilla, dyan sa Senado? Ang ipagtanggol kung hindi si Kibuloy ay si Digong? Naku po, ang tibay ng sikmura niyo.